Bad news. Wala na si Gio. Ayan. Wala naman si Gio. Grabe ang mukha. Ayan nga. Biglang bumagsak yung katawan eh. Ako naman si Julie. Sabi ko nga, papaliguan ko pa yan eh. Kaso nga, hindi na talaga eh. Isama mo na yan, ma. Yung belt na yan. Para naman sa kanya yan. Hindi na talaga siyang ano. Wala eh. Ang lipis eh. Wala nang resistance sa yung pinakaroon. Yun o. Kata mo yung mata niya, hindi mo lang naisara. Ginanong ko na kanina. Sige na, Gio. Okay lang yan. Malungkot naman eh. Alam mo yung Gio, lahat ng sakit ano dito, Gio. Hinaligan ko na nga siya kanina eh. Oo, grabe yung mga buto niyan ma. Pati dito oh. Ayaw niya pa ipikit niya mata niya. Ay, naku, Gio. Pero mainit pa yung mga ano niya. Wala na po si Gio. Matanaga lang. Ay, naku, parang isara yung mata niya. Sabihin kasi nagulat ako ngayon umaga eh. Ang aga kong gumising kasi nga para asikasuhin si Gio. Ayun na yung nangyari sa kanya. O gigising ko lang talaga. Nakapainom po lang ng gamot sa'yo, baby. Hindi ko alam kung ano yung magiging emotion ko ngayon umaga kasi wala na si Gio. Kaya sabi ko kanina, maga akong bumangon kasi nga sabi ko asikasuhin ko si Gio. Pinainom ko lang siya ng gamot kasi kailangan niya uminom ng gamot eh. Hindi talaga siya kumain kahapon pa ng hapon. Akala ko okay na siya. Pero nung sinimulan ko yung diet niya, tapos sinimulan kong painumin ng gamot. Umukay naman siya eh. Pero nung kahapon ng tanghali, hindi na siya kumain. Napansin ko ayaw niya kainin yung food niya. Tapos nung gabi, pinaltan ko ulit yung pagkain niya kasi yung mga diet nga na kailangan na kainin niya. Hindi na rin niya kinain. Tapos hindi ako mapalagay kagabi pa. Tapos yun nga, sabi ko, check ko na siya ngayong umaga. Ayun, wala na. Tinutulungan ko siyang uminom nung tubig kasi alam ko nauna nga si Gio. Sinasahod ko na siya na gano'n dun sa painuman niya. Pero nangyari, hindi niya na rin ininom masyado. Tapos tinulungan ko na siyang tumayo. Sabi ko nga sa kanya, tulungan mo kasi yung sarili mo. Kumain ka. Kasi sabi ko, yun lang yung makakapagpalakas sa'yo. Hindi, ayaw niya talaga eh. Pinagagalitan ko na nga. Tapos yun nga, after nung mapainom ko siya ng tubig, tinulungan ko siyang tumayo. Napansin ko nanginginig na yung right leg niya. Tapos, nag-worried na ako. Pero sabi ko sa sarili ko, parang maano na talaga si Gio. Kasi iba na yung aura ng itsura niya eh. Hindi ko alam kung naging in denial lang ba ako nung una. Pero okay pa siya nun eh, malakas pa siya eh. Nagiging okay pa siya tapos nung ngayon, kahapon, tapos ngayon, yun na yung naging worst talaga. Hindi ko alam. Sabi ko, kahit dalhin ko naman sabit, hindi na rin talaga aabot kasi walang mamamatay at mamamatay na talaga kahit magpadala na lang ng mga medicine, hindi nakakayanin yun eh. Kasi ganun na yung mga nangyayari dati sa amin, mga aso. Ayun. Nakawa naman si Gio. Diba yan? Yung parang sabi nga,
baka may sinasalong buhay si Gio kasi gano'n naman talaga yung nangyayari sa tao eh, tsaka sa hayop eh, sa aso. Kasi yung father ko nagkukwento din sa amin na parang, ano, parang may nararamdaman siya sa katawan niya kaya pinapauwi na rin namin siya dito sa Pilipinas. So sana yun na lang talaga yun. Sana kinuha na lang ni Gio yung nararamdaman nung ano, yung father ko. Nakakaawa lang talaga yung tsura ni Gio ngayon. Sobrang, yung huling tingin niya sa akin noon eh, parang nagsabi na siya na, ano, na hindi niya na kaya. Hindi ko alam po paano ko i-explain, hindi ko alam paano ko kukwento kasi sobrang emotional pa ako ngayon dahil yun sa nangyari kay Gio. Dapat may lakad ako ngayong araw, sabi ko hindi na lang ako tutuloy kasi iniisip ko ngayong alaga ako. Tapos yun ang sabi ko, ano, saka na lang, hindi ko na inisip yung ano yung pupuntahan ko. Sabi ko, saka na tayo magkita kasi sabi ko, yung alaga ko, alam naman niya na may nangyayari doon sa alaga ko eh. Sabi ko yung alaga ko si Gio, parang ano may something eh, kaya kailangan ko munang unahin. Siyempre, mas importante rin talaga yung alaga ko eh. Pinapost ko pa sa ano sa Facebook at sa Instagram na nagiging okay si Gio, tapos ngayon biglang ganun eh. Nakakalungkot lang na alam mo yun, yung ginagawa mo lahat talaga ng ano ng part mo bilang owner, bilang amo. Tapos nagkakasakit talaga sila ng hindi natin naasahan. So, malungkot na ano na araw to para sa akin, sa amin, sa family ko kasi nangyari nga kay Gio. So yun, hindi pa ako nakakapag ano na kapag hilamos si Gio agad yung tinakbo ko kasi yun nga, chinek ko siya kung okay siya or ano. Wala eh. Mahina na rin talaga, hindi na kinaya ni Gio. So kukuhanan ko siya mamaya nung ano, nung balahibo kasi sana wala na sumunod sa mga aso namin or ano, basta wala magkasakit kahit sino sa kanila or kahit sino sa family namin kasi kinukuhanan ko sila ng ano, ng balahibo kapag ano, kapag yun, may nangyayari na nga sa kanilang hindi maganda kasi ano na yun, kumbaga parang souvenir na namin bilang mga amo namin. Nilalagay namin yun sa mga bottle para ano, para remembrance sa mga alaga namin kasi dito lang naman sila nakalibing sa harapan ng ano namin, dito sa mga bakura namin eh. Oo, isa pa yan. Sister ko, umiiyak na siya. So, pinapanood niya. Joke. Naiyak ang kay Gio. Namatay na kasi. Namatay na yung husky namin. Sakit sa dibdib, sobra. Hindi kasi ako umiiyak. Hindi yan umiiyak. Umiiyak na siya pero hindi yung ganyan. Love na love niya kasi yun. Nag-iisang boy namin yun eh. Hindi pa itong iyak ko. Mamaya pa ako iyak. Ayun, babawi pa yan mamaya. Anong oras siya na matay? Ano? Bumaba ako ng ano, mga 5. Ah, maaga ka nagising? Maaga talaga ako gising kasi nga si Gio. Na ano ka na? Kasi kagabi pa yun talaga. Parang hindi na rin mama talaga. In denial ako. Ganun ako eh. Pag mga in denial pa talaga. Kahit alam ko na sa sarili ko. Pinapagalitan ko na sa kanina eh. Sabang umiiyak ako, tumutuloy yung liwa ko, pinapagalit. Umaiyak ako, sabi ko gano'n, tulong kami sa rin. Na, ay, ano na ba nila, Rodel? Hindi pa, kahinuhukay pa. Ayoko na tingin. Saan niya nilibing? Doon sa may kanto lang dito sa may ano. Ah, dito lang sa loob natin. Yung sa dati natin pinaglibing niya ng mga ano. Katabi ni, ano, ni Cortez yata. Kasi si Jairo at saka si Cortez yung mga dito. Ano yan si Gio? Namin na mga pagkili ng, ano yun na, nung nalang, yung mga pagkili. Pikit na yung makin. Uy, pumikit na siya. Pinilit ko na kanina kasi mula pa yung mata niya. Pinilit ko na siyang gulat ako. Gising na. Oh, wait lang.
Sabay ka na kay Gio. Tingnan natin si Gio sa labas. Kaya. Kagising lang niya. Lalabas na naman siya. Ay, nandito pala siya. Gulat ako. Nandito pala siya. Ay, wala na yung baby. Tinatawag niya. Ano? Nago kayo na siya. Pause natin dali. Gulat ako. Nandito pala siya. Nandito pala si Gio. Suot niya pa yung ano niya. I'm free, Gio. Sabi ko nga, ito, isama na lang. Kasi doon ulit sila. Madami ng husking na ilibing dyan sa side na yan. Siguro pang ilan yan? Pangatlo? Hindi. Sa lahat-lahat? Uh-huh. Ito sa may side. Pangatlo na siya. Pangatlo na siya. Nilipat na pala yung kubo namin dyan. Kita ba? Oo. Kasi hindi namin nagagamit ito sa may dulo. Yung tatlo na lang sila, mga baby namin. Yung mga Shih Tzu, dalawa na lang, the original. Ayoko umiyak, pero siya umiyak. Grabe, may ano pa to, grabe yung buhos pa to. Yung anak ko, wait lang. Titipin na siya. Sige na mo. Sige na pa naman. Sige ma. Ito yung mga, ito yung paper ni Gio. Ayan. So, wait lang. Ayan. So, ilasasama ko na siya dito sa ano, sa mga papers ng mga deceased ko na Siberian Husky. Tatlo. So, nadagdaga ng isa. Yan. Ito yung mga collection ko ng ano, ng mga papers ng mga aso ko kasi may mga papers na sila. And ayan. Vaccine, tsaka kay Start. Ito naman yung mga ano nila, yung mga nabuhay ko naman ng mga husky, dalawa na lang, kay Sidro at tsaka kay Killer yan. Yan. So yan, so si Stark. Ang update niya na ano, na i-update na vaccine is sa June pa. June, ayan. June 2019. Anti-rabies lang to. So, ito naman kay Killer. Bali, ano lang sa kanya. Yung sa flu. Yun lang kasi yung kailangan iturok sa kanya kasi malamig dito sa amin eh, sa Batangas. So yun, kapag updated pa, hindi, I mean kapag ano naman, kapag na-vaccine naman sila nung ano nila, yung annual nila, nagla-last naman yun ng 7 years kasi, kaya hindi ko na sila pinututurukan. So ito lang yung kailangan, so hindi naman nagkakasakit si Killer. Ayan, sa flu lang siya, tsaka 3-in-1. Ito yung mga dating ano ni Killer eh, mga dating reseta sa kanya ng doktor nung nagkaroon siya ng ano, ng hika at saka pneumonia. So ito yung mga pinatake sa kanya, yung mga gamot na to. So gumaling dyan si Killer. Same vet din naman. And then ito kay Sidro naman. So parehas lang din, ano naman siya, flu din. So yun yung 2017 pa dapat siya na ano, naturukan na ang sa flu at saka 5L4. Hindi ko na rin siya pinaturukan kasi hindi rin naman siya nagkakasakit eh. Matibay din naman si Sidro. So yun, bali yung mga lalaki yung ano talaga, yung mga lalaki na husky ko yung namatay. Sila yung parang mahihina. Ayan. So, ito yung ano, ibubukod ko na to. So sana hindi na tumasundan na deceased na mga alaga ko. Ayan.
nilagyan, kinuhanan ko na ng ito, balahibo si Gio kanina bago siya ilibing. So, nilagyan ko siya ng dedication na thanks for the love, Gio. Yan. So, nilagyan ko rin siya ng date kung kailan siya namatay. So, dito lang siya sa kwarto para at least na-feel niya na andito pa rin siya. So, hindi ko na masyadong elaborate kasi baka maiyak na naman ako. Sobra naiiyak ko kanina. So, yun. Naiiyak na naman ako. Naluluha na naman ako. Sobra. So, yan. Para lagi ko siyang kasama dyan. And then, ito naman yung kay Boogie. So, last year din siya namatay. 6-2-2018. Yan. So, si Boogie is ano, Japanese Spitz naman. So, yan. Bigla lang din siyang namatay kasi tinamaan siya ng ano ng peste dahil sa mga garapata. So yun. Ito. Medyo nag-ayos-ayos na muna ako kasi ganina sobra na yung ano ko, sobra na yung pagkahagard ng itsura ko kaya hindi ako masyado makapag-vlog. Yun, tinapos ko lang muna yung mga kailangan kong gawin, lalo na yung sa cage ng mga alaga ko. Nagpakain na ako and then nilinis ko na rin yung kulungan nila din. Sinafety ko na muna sila din kasi inayos-ayos yung ano yung pwesto ng mga kulungan ng manok dun sa likod. So yun, wala na muna ako masyadong maano ngayon, may kukwento kasi hindi nga maganda yung nangyari simula kaninang umaga. So napaka-bad news nga talaga. Yan, sabi nga nung father ko, sayang naman kasi antay dito, hindi man lang muna nalahian si Gio kasi dapat partner nga siya dun sa anak niyang babae. So, hindi man lang naibalik yung lahi. So, pure na pure talaga yun. Line breeding talaga ako sana. So, sabi ko nga sa father ko, yung tatlo lang muna yung iintindihin ko ngayon para dun sa dalawang shih tzu namin kasi sobrang hindi ako makaparang hindi ako makamove on pa kay Gio talaga. Malabo pa, matagal pa mangyayari yun kasi sobrang in love ako dun sa Siberian Husky na yun kasi napaka gorgeous na dog niya talaga as in, tapos napakabait pa. So yun, ayoko na masyado magkwento kasi naiiyak na naman ako. Panigurado mamaya iiyak na naman ako. Sakit-sakit ng ulo ko kasi yun nga yung nabungaran ko kanina, pagkagising ko ng ano ng umaga, pagbaba ako, ayun na yung nangyari kay Gio. So, hindi ko na rin siya madadala nga sa bed kasi dapat may follow-up check-up. Napanggit ko naman kanina, may follow-up check-up siya next week, so wala na rin. Hindi ko na rin may babalik talaga si Gio. Hopefully, wala na sumunod kay, ano, kay Gio. Kasi syempre sobrang masakit na sa dibdib yung nangyari kasi husky yun eh. Hindi biro yung halaga, hindi biro yung time na na-spend ko na doon sa aso. So 7 years old na nga pala si Gio. Na-check ko kanina yung ano yung ano niya, yung card niya, yung medical record niya. Kasi imbis na dumadami yung buhay, mas dumadami yung namatay. So, knock on wood, huwag na sanang may sumunod kasi sobrang ano na ako, heartbroken na talaga ako ngayon. Ayun, so, end ko na lang muna tong video na to. So, see you on my next video. Nagugutom na rin ako, kakain na ako kasi hindi ako masyado nakakain. So, yun. So, hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching. So, see you on my next video. Good night.